Through the door, through unknown ones before.
It's not a secret I try to hide. I know you want me, so don't keep saying your hands are tied. You claim it's not in the cards, but fate is pulling your miles away. And now you've reached for me, but you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if you stars say you were made to be mine? Nothing can give us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the doors that we can walk through. I know you want.
bouncers breaking my hands. Thank you so much. Thank you so much. We're going to wrap up on our party set. Thank you so much, everyone. Don't you worry, sir. Alright, maraming salamat G7 Band. Grabe no, ang galing nila at hindi pa sila aalis. That was their last song for this segment. Pero they will be staying and performing pa rin sa ating after party. So meron tayong after party, may cocktails tayo. At ayun, sana mag-enjoy pa tayo ngayong hapong ito as a celebration of Bean and Mark's wedding. Okay! Kanina, natigil yung ating mga ceremonies, yung mga gawa natin. So, I hope everybody is settling down. Sige, I'll call on other people, call on our guests to settle down so that we can continue on with our program this afternoon. At inaantay din po pala natin ang ating bride. So, mukhang nag-retouch po ang ating bride. Nag-ikot-ikot na po siya kanina, nagsimula na po siya mag-ikot at kailangan po namin siyang sabihan, magpo-program na ulit. So, kaya hindi po siya nakapunta sa side ninyo, sa right side ng ating mga guests. But, i-accommodate at pupuntahan din talaga kayo ni Bride later on. Sana po na-enjoy niyo po ang ating pagkain. Meron pa rin po tayong photo booth outside. Puntahan po rin po natin ang ating photo booth. Don't forget to get your perfume stubs. Okay, mababango po yung mga perfume na binigay nila nun dyan. Ay, wala na. Nakaalis na sila. Sayang. So, sa mga hindi po nakakuha ng perfume stubs, sorry. Ayun, sabi ko sa inyo eh, ano, while supplies last lang. So, sana nakuha nyo. Ako, nakuha ko yung favorite perfume ko, yung Bulgari Extreme. So, mga gusto magregalo sa akin ng Bulgari Extreme, sinasabi ko na po sa inyo kung ano yung brand na gusto ko po. Okay po, bigay ko na rin po yung address. Or kung ayaw nyo, Gcash nyo na lang sa akin. Mahal kasi siya pag binili. Okay! Wala pa rin ang wala pa rin po ang ating bride. Nasa CR pa rin ang ating bride. Nag-retouch pa rin po siya. Okay! So, let's just chill for a while. Let's wait for our bride so that we will continue our program and our sound system will take care of us. Salamat! Alright, everybody,
Let's give a round of applause to our couple. Nandito na po sila sa gitna. Palakpakan po natin sila. Alright. And now, we will be continuing with the ceremonies. Alright, so this is the cake cutting ceremony. So the cake cutting symbolizes the couple's first task as husband and wife. So ito yung unang pagpapakain ni husband kay bride, which symbolizes the commitment for each other, to be there for each other, and to help each other no matter what. And this is the cake cutting of Mark and Ben. And let's give them a round of applause. Nakat na po nila yung cake kahit gaano kahirap. Nakailang subok po sila. Holding hands pa. At ngayon po ay susubuan na po ni Mark si Bean ng cake. At pwede na. Palakpakan po. Sinubuan po ni Mark ang kanyang sarili. Ayan si Bean. Alright, let's give them a round of applause, everybody. Masarap daw yung cake. More. Ayan. O, diba? Alam natin na isuspoil talaga ni Mark si Bean. Pag sinabi ni Bean ng more, ibibigay talaga ni Mark yun. O, yun! Grabe naman pag kumahal yan. And now, may I call on our maid of honor and our best man to have their message and their cheers or toast. May I call on Marian Catherine Acedo? Nasa CR din po. And now let us call on the best man, Giancarlo Mark Mirto. Bawal na, haharangan na po namin. So unahin na muna natin ngayon si younger brother, tama ba? For his message. Then, after nyan, the maiden of honor naman, before we do our toast. Okay? Yes. Carlo? Hello. Hello for those who do not know me. My name is Carlo. Best brother. May choice ka pa ba? Kaya niya mag-speech. anyway, Koy. Koy, tawag. Siyempre, Kuya. Ate Bean, congratulations. It is an honor to stand up here today and be your best brother. Right? Anyway, one day, tinanong ko si Kuya kung ako yung kukunin niyang best man and kung kailangan mag-speech. And yun na nga, andito na ako. Ako na yung best man, pinag-speech pa. Tapos, simulan na lang natin sa ganito. We first met 29 years ago. May 12, 1992. One of the greatest days in human history. My birthday. Ano pa nga ba? Eh, wala akong matandaan nung araw na yun eh. So, wala na akong makukwento. So, ito, tuloy natin. Sa mga nakakilala talaga sa amin, mostly, pinsan, titas, and titos. Ako yung basketball guy eh. Ako yung magaling, siya, parang normalan lang. Pero di ko pa siya natalo 1-on-1. Bakit? Shooter kasi.
malaki na nga, shooter pa. Paano tatalunin yun? Di ba? Ang hirap. Tapos sa sobrang inis ko kasi di ko siya matalo, inaya ko siyang one-on-one, full court. Yan, mas mabilis ako sa kanya eh. Malaki siya. Malaki ganun, no? Doble ka yata sa akin eh. Anyway, yun na nga. So akala ko mananalo na ako. Isang round pa lang, magpapunta ako sa court ko, nadapa ako. Ayun, talo pa din. Mabilis nga, nadapa naman eh, no? Anyway, yun nga, alam ko magaling na ako sa basketball, pero di pa rin ako makalamang sa kanya. Lalo na yung academics. Valedictorian ka ba? Salutatorian? Basta achiever siya. Ako, loyalty medalist lang. Hirap. Tapos, ano pa ba? Sige, pagbigyan natin. Mas pogi na siya. Yun nga. Tapos speaking of looks, yung ano namin, may nakita akong portfolio na ginawa niya nung elementary siya. So, in-scan ko yon. Akala ko, napakabait niya. May nakita ko isang page doon. Sabi, evolution of monkey to human. Picture naming dalawa. Ano yun? Anyway, bully talaga. Kala natin mabait siya, di ba? Moving on, alam naman natin na sa lahat ng magkakapatid, madalas, igaway yan. So, may mga pag-away kami, pero wala akong matandaan na nagkaroon ng physicalan. More on verbally lang, manginis lang siya, manginis lang ako, ganun lang. Dahil parang di ko rin siya rinirespect as older brother nun. Kasi nga, bata pa ako. And, wala lang, kasi parang bobonjing-bonjing kasi. So, feeling ko parang mas mature akong mag-isip sa kanya. Pero not until nung high school kami. Ako, high school pa siya nun. One time may nagawa akong pagkakamali and akala ko yun na yung time na masasapak niya ako, masusuntok niya ako. Pero di niya pa rin ginawa. Ginawa niya lang, hinawakan niya ako sa dalawang shoulders ko, tsaka niya ako shinig, tsaka niya sinabing dapat hindi ko ginawa yung ganung bagay. From that day on, doon ko na feel na may care siya sa akin as an older brother, ayaw niyang mapariwara ako, ganyan. Kaya from that day, I respected him as the older brother talaga, kahit bobonjing-bonjing siya. alam niyo naman, narinig niyo kanina yung story ng father namin, kung ano nangyari. From that day, feeling ko somehow nag-step up siya as the father sa family namin. Naks. Sana all. Ayan, next page na. Being a father na nag-step up siya, I remember one time nung umuwi si mama. Ma. Yun nga, umuwi siya, pero si kuya, busy sa work niya nun. Kaya imbis na umuwi si kuya sa Pampanga, kami na lang ni mama pumunta sa Manila. Di ko lang kung saan hotel yun or anong lugar. Saan? Ayan, nag-Airbnb daw kami. So yun, siya magwo-work siya, si mama magluluto. Ako kakain. Maghihintay sa kanya. Pag-uwi niya, siyempre, manginginom pa sa lubong yung bata sa tatay, di ba? Father figure eh. Kaya ganun, every time na umuwi siya, excited ako na sana may pasalubong lagi. Ako eh, baka naman. Anyways, enough about sa kuya ko. Today, kuya is a married man under the Lord's blessing. Married to you, Ate Ben. Congratulations ulit. Yun na nga, congrats sa yung first baby. Hindi dahil buntis siya. Maybe. Alam naman nating matured, matured baby.
Di ba? Ayan. Kaya yun, I mean, pag nag-swimming kayo, nag-twist serve pa ba to sa swimming pool? Alam nila! Alam nila! Ayan. Mga boy anime kasi, tas laging ginagaya. Lalo na yung mga, pati sa ano, mga wrestling-wrestling, yan. Talon-talon, frog splash. Anyway, para napunta na naman ako kay kuya ko. Balik tayo kay Ate Bean. Alam naman natin na bihira pa lang kami nagkita ni Ate Bean. Hindi ko masyadong nag-usap. Hindi ko siya masyadong kilala. Pero ang alam ko, pero ang alam ko, ayun na nga, you make my kuya happy in a way that I never could. Seriously though, I couldn't ask for a better sister-in-law. You just made my kuya a better person than he already was. Pero gusto ko lang magpasorry kasi gagamitin mong surname, Mirto. Ang hirap makuha ng mga tao yan. Usually, sinabi naming Mirto, ha? Ano yun? Mag-ano ka? Mag-Starbucks ka? Usually, alam nila yan na tawag sa amin Mirto, Mirts, ganyan. Papalagay mo sa Starbucks, Mirto. Hindi nila makukuha yung spelling. Tatanong pa nila, ha? Pakispell nga. Diba? Ang hirap. Tapos, pagka ano, makikita mo pa, yung si kuya lang, yung driver namin sa van, mali din yung spelling, Mitro. Di ba? Lagi na lang ganun. Kaya isa lang yan sa mga struggles na maano mo pagka ginamit mo na yung apelido namin. Pero proud akong Mirto. Anyways, congratulations ulit sa inyong dalawa. Ayop na kahit anong away o pagsubok na daanan nyo, dadaanan nyo lang, huwag yung tatambayan. Okay? Maging matatag pa sana yung relasyon nyo, huwag kayong mauwi sa iwalayan, ayoko nang gumawa ng speech. Okay? Ayoko na. Last na to. Ayun, sana madalas din kayong makauwi sa Pampanga para makapag-banding tayo, tsaka baka naman, pasalubong. Ayun lang po. Thank you. Thank you very much, Carlo. Let's now call on the maid of honor, Marian Catherine Acedo. Hi everyone! For those of you who don't know me, my name is Marian and I am Ate Bean's cousin. So first of all, I want to congratulate both of you. You both look absolutely stunning today. So I've known Ate Bean since I can remember. We grew up like sisters. When we were kids, we used to live next door to each other. Growing up, we would regularly hang out. I would come over to their place, our grandparents' house, and we would watch cartoons or the top hits on Mix or MTV. We would talk about everything, school, boys, the Kardashians, and of course, our dreams and aspirations. Throughout the years, we have cried together, laughed together, and we have been each other's fashion and beauty consultants. We have been there for each other through some of the most difficult moments in our lives. I have always looked up to Ate Bean. She is beautiful and incredibly smart. She is kind-hearted and generous. And she has this feistiness in her that really shows her inner strength. She's also driven and conscientious. All in all, she's just this amazing person. And I am so happy that she has finally found the man who truly deserves her. When I first met Mark, my impression was, nice. He is way more good-looking than her ex. Mark has always been consistent in his good intentions and loving actions towards Ate Bean. He would walk her home, and I remember our Lola, si Mami, was always happy to see Mark.
So thank you, Mark, for making Ate Bean happy and for making her feel loved, cherished, and appreciated. Whenever Ate Bean is going through something or not feeling well, she would always tell me how supportive you are and how much you take good care of her. Matagal ka ng welcome sa family namin. I love you both, and I am so happy for you both. So, may I please invite everyone, let's raise our glasses. Thank you. For Mr. and Mrs. Mirto, congratulations. Cheers. Cheers. So raise your glass. So raise your glass if you are. Cheers, everybody. Congratulations, Dan and Mark and Mirto. Thank you very much to our maid of honor and our best man for their speech and their toast. And now moving on, we